Pera na, naging bato pa. Yan po nangyari sa libo-libong pisong ipon ng isang lola sa Nueva Ecija. E posible pa bang mapalitan ang nasunog na pera? Alamin sa pagsaksi ni Oscar Oida. Sino ba namang hindi mapapaiyak kung makita mong nagliliyab ang wallet mong laman ng pinaka-ipon-ipon mong pera? Ganyan na nangyari sa 95 anyos sa si Lola Honorata Gahis ng Barangay San Juan, Laur, Nueva Ecija. Kwento ni Lola, magsasaing raw siya noon nang aksidenteng maipanggatong ang kanyang wallet. Hindi ko alam, pero nagpunta ako sa harap ng kalan. Nakita ko na wallet. Hindi ko alam na ano yung wallet. Pero talaga wala na yung wallet ko. At yun pala ang nandun. Sabi ng apo ni Lola Honorata na si Sara, ilang beses na raw nila itong sinabihan na ipaubayan na lang sa kanila ang pagluluto. Pero hilig daw talaga ni Lola ang gawaing bahay. Mantakin yung sa edad na 95, nagsisibak pa siya ng kahoy. Pero bunsod ng nangyari, nanlumo raw talaga si Lola. Aabot din daw kasi sa 15,000 piso ang halaga ng nasunog niyang pera. Sa awa sa kanya ng apo niyang si Sara, minabuti nitong i-post sa Facebook ang insidente. Kami po nagbabaka sakali lang po na maibalik. Eh kasi po yung matanda, inaano rin po niya yung pera niya. Iisip-isip rin po niya yung pera niya. Dinulog namin sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang nangyari kay Lola Honorata. Nais daw nilang makita ang mga pera ni Lola para malaman kung maaari pa nila itong mapalitan. Ayon sa BSP, tatlong S ang kinukonsidera nila para mapalitan ito. Unang S ay ang size. Dapat po ang natira sa nasunog ay 60%. More than 50%. More than kalahati. 60%. So ito po, pwede sabihin natin, ito po yung 60%. Ang ikalawang S, signature. Facsimile signature. Meron tayo pong makikita dito na dalawang signature. Ang isa po ay signature ng President of the Philippines or Pangulo ng Pilipinas. At ang nandito po naman sa kabilang side ay ang signature or pirma ng Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dapat po may natirang portion ng isa man lang dito sa sinabi kong facsimile signatures. At ang huling S, security thread. Dapat po intact pa siya. Pero kung sakasakali naman po at nasunog o hindi sinasadya ang pagkakasira ng pera, katulad po nang nangyari sa ating pong kababayan. Pakita mo sa akin, Lola, pakita mo. Ayan, ito po yung pera niya. Hindi ano, no? Hindi totally burnt, no? Hindi totally nasunog. May kasama ka. Naagapan po kaagad. Nangako naman sa amin si BSP Manager for Currency Issue and Integrity Office, Ninette Malabrigo, na makikipag-ugnayan sila kina Lola Honorata para malaman kung pwede pang mapalitan ang mga nasunog na pera. Paayo niya sa mga nagtatago ng pera sa bahay. Kung hanggat maaari po, ilagay na lang po natin sa bangko para mas protektado or mas safe. At the same time, lalago pa ang pera ng ating mga kababayan. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi!